Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ulit ito. Usapan natin napakagandang topic. Colon cancer, number 2, number 3 cause ng cancer. Almoranas, marami nagkaka-almoranas. Hirap dumumi, masakit sa puwet, at matigas yung pagdumi. Pag-usapan natin itong colon cancer. Malaking problema to sa Pilipinas, marami namamatay sa colon cancer. Hindi natin alam kung tayo ngayon, meron ba tayong colon cancer kasi walang sintomas. Hindi mo mararamdaman. Tumutubo na yung cancer, hindi mo pa nararamdaman. Kung meron kayong kamag-anak, may colon cancer, may almoranas, minsan kala mo lang almoranas, masakit ng pagdumi, yung pala cancer na, tapos namatay na sa colon cancer. So, pag-usapan natin muna yung colon cancer, tapos mamaya almoranas, tapos yung mga questions po ninyo. Okay, unang topic natin, colon cancer. Yan, reverse ko. Meron ako mga hinandang pictures para sa inyo. Yan. So, kita nyo yung colon cancer, oh. Yan, ha? So, sa buong mundo, maraming nagkakaroon ng colon cancer. Sa Pilipinas, mga number 3, number 2, eh. Una lang cancer, pero mataas din ang colon cancer. Kung makikita ninyo, mataas ang incidence natin. Ayan, oh, mapula. Pag red, ibig sabihin maraming colon cancer. Yung Pilipinas, ito sa Philippines, maraming may colon cancer. Paano nakukuha ang colon cancer? Papakita natin, ha. Ito yung mga causes ng colon cancer. Depende sa diet. Mababang fiber, tapos malakas uminom ng alak, nagkaka-colon cancer din. Yung mga overweight, yung mga matataba, nagkakaroon din ng colon cancer. Pagkulang sa exercise, so ito yung mga pag-iingatan natin. Yan. Tapos papakita natin ngayon yung mga stages. Yung mga stages. Yan. Tapos ito, merong mga lugar na mataas yung colon cancer. Papakita natin na itong mga areas na mataas yung colon cancer. Oh. Oh. Depende sa lugar. Merong mga lugar sa bituka mas nagkakaroon ng colon cancer. Parang ito sa may dulo, 30% dito, 30% dito, at 10% lang dito mga lugar. Kadalasan nandito nakikita yung cancer, sigmoid, pati sa colorectal. Merong test ginagawa para malaman kung may colon cancer or wala. Tawag dito colonoscopy, sinisilip yan. Medyo may kamahalan konti pero mukhang kailangan gawin. 50 years old and above pinapagawa ko. Pakita ko sa inyo ano-anong mga stages nitong colon cancer. Ano, so may bituka tayo. Ito po yung mga stages, ha. Stage 0, nag-uumpisa pa lang. Pag nahuli natin yung sakit na maagang-maaga, okay yan. Pag naoperahan po yan, ay gagaling yung pasyente sa stage 1. Kinakaya din yan. Pero kung titingnan nyo, patagal na hindi ginagamot, pakalat ng pakalat yung cancer. Ito stage 0, dito pa lang. Stage 1, lumalabas na siya. Okay, pag stage 2, lalabas na siya dito sa may lymph nodes. Pag stage 3, kalat na siya. Oh. Ayan, oh, kumakalat na. At pag sinabing stage 4, lumabas na sa dugo. Ito delikado na. Pag lumabas sa dugo, ay kakalat na sa buong katawan. Papakita ko sa inyo yung itsura. Ganito po yung itsura ng may colon cancer. Hindi maganda tingnan, no? Yan. Hindi siya maganda tingnan. So, ito. So, isang test pa para malaman kung may colon cancer, pwede rin tayo magpa-stool exam. Malalaman kung may dugo o walang dugo. Yan. So, para makaingat sa colon cancer, yung mga diet na ipapakita ko, tamang pagkain at yun ang gagawin natin, ha? So, tamang pagkain, tamang pag-diet. Sige po, ha? Re-reverse ko lang. So, colon cancer, kailangan natin ingatan sa mas maraming fruits and vegetables, mas maganda, eh. Yan talaga po pinakamaganda. Pagdating ng 50 years old, mas maganda magpapakolonoscopy. Kung may pera, papagawa natin yan. Pero, kung merong sintomas, palagi natin, pag dumi mo, may dugo. Yan, not a good sign, eh. Kailangan papacheck tayo. Ang problema, pag dumumi tayo na may dugo, hindi natin alam kung ang cause ay colon cancer ba yung cause or almoranas lang yung cause. Eh. Hindi natin malalaman.
Kaya magpapa-check tayo sa doktor. Kadalasan, almoranas lang. Pero hindi mo masabi. Papakita ko sa inyo. Ah. Maganda itong mga pictures. Ito ang tiyan natin. Di ba? Ito ang tiyan. Ito ang bituka. Pag colon cancer, dito sa baba yan. Colon cancer yan. Ito. Yan. Colon cancer. Delikado to, nakakamatay. Kung almoranas, dito lang sa dulo. Ayan o. Konti lang siya. So, masakit pa rin, dumudugo pa rin, pero hindi ganun kadelikado. Paano malalaman? Eh, syempre, pag nakapa mo, may almoranas, eh, almoranas yun. Pero kung dumudugo, wala ka naman nakakapa, ay baka colon cancer yun. Tapos, hindi rin tayo sigurado. Minsan, may almoranas na, may colon cancer pa. Hindi porke may almoranas, sure ka na walang colon cancer. Pag colon cancer, bawal kumain ng mga matataba. Ha? Yung mga mahilig kumain ng taba, lechon. Alam ko, mahilig kayo ganyan sa mga fatty foods. Eh, talagang tigilan nyo na. Yun talaga number one cause. Matataba, fast food, karne. Yung mga kinakwento ko lagi. Magbagong buhay tayo. Ito naman, pag-usapan natin about hemorrhoids. Kung hemorrhoids lang, mas kaya natin gamutin yan. Ito. Ito yung sa may puwetan. Papakita ko ito sa may puwet. Yan. Ang hemorrhoids, para siyang varicose veins eh. Medyo hawig siya yan o. Ito ah, ipapalaki natin. Papalaki. Pag lumaki, ito na siya. So, pina-enlarge natin. Ito na itsura niya. Merong mga laman-laman. Para siyang varicose veins. Kung may varicose sa paa, parang varicose siya sa puwet. Yan, lumalabas yung maugat. At dahil dito, pag dumudumi, dito lumalabas yung dumi ng tao. Paglabas ng dumi, pag matigas ang dumi, sasabit dito, dugo. Pag sabit dito, dugo. Ang nararamdaman, alam na alam ko to, may hemorrhoids din ako, parang napupunit. Tama ba po? Parang napupunit, nahihiwa, napunit. Pagkita mo sa tissue, dugo. Minsan sa bowel may dugo. Diba? Alam nyo yan, nakakatakot. Ito ang stages ng hemorrhoids. Tandaan nyo ha, maraming stage. Hemorrhoids, almoranas, stage 1, ito. Ito yung puwetan natin. Ito lumalabas yung dumi. Andito pa lang siya, lumalabas-labas pa lang yung hemorrhoids. Oh. So, stage 1, baka dadaan pa yung dumi, hindi naman ganun sasabit, di ba? Lalo na kung malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi mo, hindi sasabit. Pero kung malaki yung dumi, ang tigas, yan, oh, sasabit yan. Stage 2, akita nyo, ah, lumabas na siya. Medyo lumabas na. Ayan, dudugo na to. Kasi pag sumabit, dudugo na to eh. Stage 2 na to eh. Sabihin, kakaire, bagong panganak, di ba? Bakit nagkaka-almoranas? Explain ko mamaya, kakaire, kakatayo. Dito naman tayo. Pagdating naman sa stage 3, ito, talagang nakalabas na yung almoranas. Yan, oh, nakalabas na siya. So, pag nakalabas na siya, medyo dudugo na to. At minsan may makakapa ka na doon sa may puwetan. May makakapa ka na dito. Okay? Tapos ito sa stage 4, talaga nakalabas na. Hindi na bumabalik. Ito na stage 4. Eh. Nakalabas na, may laman ka na nakakapa. Yan. May laman ka na nakakapa. So, papakita ko kung anong gagawin natin para hindi magka-almoranas. Yan ang mga tips natin. So, sa pagkain, ito yung kakainin ninyo. High fiber, ha? Ito ang number one secret ko at tuturo ko yung secret ko, inaaral ko maigi. Dapat malambot ang dumi. Ito, ha? Yung mga salad, yung mga lettuce. Kumain kayo ng lettuce, yun, sa bowl araw-araw. Pag lettuce kasi, maraming fiber yan. Nagbubuo-buo yan sa may maraming fiber yan sa tiyan natin. Parang solid siya eh. Kaya paglabas ng dumi mo, ang ganda ng labas. Maganda ang labas kasi may bulk siya, biglang lalabas ng diretso. Hindi katulad pag kumain ka lang ng kanin, karne, kanin, pork chop, kanin, adobo, titigas yung dumi kasi yung adobo pag natunaw yan, parang isang solid na bilog na. Pero ito, daming fiber yan, no? Pwede mo din pinapakita. Parang ang dami siyang mga sanga-sanga na malilit, kaya ang ganda na paglabas. Solid lahat yan, mag-high fiber. Diba? Alam niya na may hemorrhoids, bibigyan kayo ng fiber capsules, 'di ba? Mga fiber na iniinom, bakit? Ito na natural fiber, ha? So, fiber 'yan. Ano, fiber reduces hemorrhoids. O, tingnan niyo maigi ha, sa gulay maraming fiber.
Yan, carrots, maraming fiber. Pampas, ganda ng paglabas ng dumi. Simple lang. Tapos, bukod sa fiber, sinabi ko, yung diet mo ayusin para maganda yung pagdumi, hindi sumabit. So, kain ng maraming fruits, kain maraming fiber, vegetables, maraming tubig, ha? Siyempre, pag hindi ka inom ng tubig, titigas yung dumi mo. Common sense, di ba? Kailangan maraming tubig, 8 to 10 glasses. Tapos sa fiber, maraming fiber. Mga isang cup, dalawang cup sa araw. At sa prutas, papakita ko yung mga prutas na kailangan mo kainin. Na. Sasabihin ko na, pwede nyo ilista. Ha? Ang secret namin ni Doc Lisa, 4-piece. Ano, 4-piece na prutas na pampadumi? Pakwan, pakwan. Number 2, pears, peras. Number 3, papaya. Number 4, prune juice. Mura lang ang prune juice, mga 120 pesos lang. Pwede rin ang ubas, mangga, nakakatulong din. At itong lettuce, nakakatulong din. Ha? So, pakita ko sa inyo yung mga tips ko. Tuloy-tuloy lang to. At pag hindi nyo napanood, replay lang para mapanood natin, ha? So, ang hemorrhoids, napakaraming may hemorrhoids. Million-million tayo may hemorrhoids. Pinakita ko sa inyo yung picture, namamaga yung ugat. Kadalasan, pag may, ayusin ko lang to, pag may hemorrhoids ka, pag may almoranas ka, meron ding varicose veins eh. Medyo hawig eh, kasi varicose sa paa. So, kung ano yung gamutan sa varicose, medyo ganun din yung gamutan sa hemorrhoids. Kasi ugat din siya, vein din siya. Tapos, namamana yung almoranas, namamana yung varicose, yung mga ugat natin, kahit sa kamay namamana. At pag umiire, katulad ng nagbuntis, ha? Matagal nakaupo. Tapos yun din. Number one, ang tip natin, bibigay ko na, pwede nyo ilista, high fiber foods. Pinakita ko na, high fiber, kangkong, cabbage, okra. Pero ang pinakamaganda sa lahat, yung mga salad, yung mga lettuce na hilaw, yung mga, lagyan mo na lang ng suka, yung lettuce, mas malakas siya eh. Mas marami siyang fiber pag dumi mo, talagang ganda. Tapos, number two, bawal na bawal uminom ng pampadumi. Ha? Bawal yung mga pampadumi. Alam ko marami sa inyo nakikinig, kaway-kaway. Baka hindi nyo alam, bawal to. Baka napapanood nyo, sinasabi, inumin. Huwag na huwag inumin yung mga laxatives. Bawal yung pag isang tableta inom. Dudume, yung mga bisakodil. Pwede inumin isang beses, dalawang beses, pero hindi pwede pa ulit-ulit. Yung mga slimming tea, mga pag-inom, pampadumi. Basta kahit anong ininom mong tea o supplement, pag ininom mo siya na biglang mapupururot ka, hindi po maganda yon. Kasi laxative siya eh. Laxative. Anong mangyayari? Number one, babagsak potassium mo. Labas ng labas yung dumi, puro tubig. Bumagsak ang potassium mo, maglolokoh ang tibok ng puso. Maglolokoh ang tibok ng puso, mamamatay yung pasyente. May namamatay. So, that's one, delikado. Number one, yung dumi din ng dumi, ang mangyayari sa bituka mo, magagalit siya. Magagalit yung bituka. Kasi pinipilit mo siya gumalaw ng kumalaw pag hininto mo yung tableta. Pag hininto mo yung slimming tea o yung pangpadumi ng tea, hindi ka na makakadumi. Ayaw nang hindi nagagalaw yung bituka mo nang hindi ka iinom nitong tableta. Dependent ka na. Na-addict ka na. Tawag dyan, laxative abuse. Laxative abuse. Na-addict ka doon. Dahil sa kakainom mo, gumalaw ng gumalaw, ayaw na gumalaw. Marami sa inyo, ganyan ang problema, di ba? Marami sa inyo, ganyan. Kaya tuturuan natin kayo paano maka-recover dito sa laxative abuse na hindi nyo alam na inom lang kayo ng inom. So, sabi ko, tanggalin nyo na itong mga pampadumi nyo iniinom, palitan nyo na lang muna ng mga prutas. Pakwan, peras, papaya, prunes. Tapos, gano'ng karami, mga 2 cups in a day, tansyahin mo yung tama-tama sa pagdumi mo. Tapos, yung mga prutas, ang secret ko ganito, ha, mas hahalu-haluin mo yung prutas. May pakwan, may papaya, may pinya, may grape. Mas halu-halu, mas malakas yung epekto. At isa pa, napakahalagang tip, mas hinog. Mas hinog, mas matamis, mas malakas yung pampadumi. Pero yung tamang-tama lang.
Huwag din isang buong papaya, magtatai ka naman. Konti-konti lang, just the right amount, tantsahin mo araw-araw para makadumi ka. At makaiwas tayo sa laxative abuse. Delikado po yun. Kasi pinilit mo dumumi. Mas maganda pag dumi every day, every 2 days. Huwag naman every week. Pwede nyo i-post gaano ba katagal ng dumi nyo. Kung every week, nai-imbak yung dumi sa tiyan mo. Pag na-imbak, yung dumi nakadikit sa colon, baka maging colon cancer. Yun na isang cost din. Ha? So, yun iniiwasan natin. So, lose weight, kumataba, yung alat, babawasan din. Spicy foods, depende, iwas kung masyado maanghang, sabi ng ibang doktor, pag maanghang, sakit sa puwet. Huwag uupo na matagal sa kubeta, huwag magbasa ng dyaryo sa kubeta, kasi pag 30 minutes ka sa kubeta, matagal ka nakaupo, lalong nakababa yung almoranas. Ito, pakita ko. Pag matagal ka nakaupo, lalong lalawit. Ba? Tagal ka nakaupo eh. Umupo ka na matagal o tapos after 30 minutes nakaupo ka pa rin, palawit siya ng palawit. Palawit siya ng palawit, kaya paglabas dudugo. Kaya tatayo-tayo tayo, ha? Huwag yung masyadong lawit. Tapos huwag magbibigat, huwag magbubuhat na mabibigat masyado, masyado mabibigat. Yung nakatayo, nakaupo na matagal, dapat alternate lang, huwag masyadong matagal nakaupo, nakatayo. Sa tissue paper, huwag din yung tuyo, yung magaspang na tissue paper, nakakasugat. At lagi maghuhugas ng puwet, pagka dumi, hugas na hugas, kasi nga may sugat yan. Pag may sugat, tapos may dumi, baka pumasok yung dumi dun sa sugat, magkaka-infection. Baka mamaya magkaroon kayo nitong fistula in ano, anal fistula. Inooperahan po yun, ha? Inooperahan yung ganun eh. May gumagaling din, pero papacheck tayo sa surgeon. Hahanapin yung doktor sa hemorrhoids, colon cancer, surgeon. Tapos, pwede rin yung hot seats, but na-try ko na yung hot seats. Bibili ka isang palanggaan ng bilog, medyo maligam-gam na tubig, ilulubog yung puwet doon. May tulong konti, pero merong mga creams para sa hemorrhoids, may tulong konti, mga Proctosidil, Ultraproc, pero parang hindi ganun ka-effective sa akin. Eh. Yung ganun. Meron ding suppository, pangalan Factu, F-A-K-T-U, pre-prescribe ng doktor. May tulong konti, pero sa akin, pag napalambot mo yung dumi, mas okay. Magpapatingin tayo sa doktor pag sa hemorrhoids kung masakit na yung hemorrhoids, may dugo, may bukol na lumalabas, patingin tayo para sure tayo hemorrhoids lang at hindi colon cancer. At kaya din operahan ng surgeon. Kung nakalawit na talaga, merong mga ginagawa ang surgeon para matanggal ang hemorrhoids. Okay? Papakita ko dito yung final tips ko sa hemorrhoids. Pero yung mga questions nyo, sasagutin ko pa rin. Ito, yan ha. Para maintindihan ng buong bayan. Ito. Ang piles pati hemorrhoids, pareho ibig sabihin sa Ingles, ha? Piles tsaka hemorrhoids. Hemorrhoids niya, yan ha. Inom na maraming tubig. Ito, 10 glasses. Wag, tapos sa pagdumi, maganda yung kusang lumalabas, ha? Wag yung iire. Huwag nyo iire. Pwede iire konti lang. Kasi pag sobrang ire, bubukol yung ano eh, almoranas, maiipit yung dumi. Ano, pag inire mo masyado, maiipit dito, dudugo eh. So, medyo mahirap. Kaya huwag masyado iire, number 2. Pag masyadong mataba, eh, syempre, hindi rin maganda. Maglinis lagi sa may puwet. Huwag uupo na matagal. Ato, ang silya nyo, huwag matigas, ha? Keep your sitting surface soft. Kaya ako, lagi ako may kutsyon. Kutsyon lagi, ha? Kasi pang tigas ang silya, masakit sa puwet. High fiber foods, huwag mag-strain. Iwas alak, iwas smoking. Yan. Okay, hemorrhoids, ha? Yan na, final treatment. At ito yung hemorrhoids natin. At ito ang binabantayan natin. Sige. So, sana matulungan natin na buong bayan makaiwas sa colon cancer. Nako, yan ang pinagdadasal ko na wala naman tayong magkagawa, magkakasakit. Pero mag-iingat tayo, colon cancer, taba, baboy, iwas, karne. Gusto nyo mababuhay? Gulay na lang, prutas na lang, ha? Di baling di masarap yung pagkain, tiyaga na lang.
alat, alat ha, yung toyo, patis, bawas na lang tayo kasi magsisisi tayo eh. Hindi natin kaya bayaran yung gamutan tsaka masakit yung mga sakit. At sa hemorrhoids, kailangan malambot yung dumi at yung mga tips na binigay nyo. Ha? So yan ang mga tips ko sa araw na to.